Hindi tuloy ang sinagot ni Pangulong Bongbong Marcos ang alegasyong gumagamit siya ng ilegal na droga. Sa halip, ang umano'y paggamit noon ng fentanyl ni Duterte ang sinisi ni Pangulong Marcos kaya raw nasabi ng dating Pangulo ang naturang pahayag. Pero ayon kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, responsibilidad daw ni Marcos bilang punong ehekutibo na patunayan sa publiko na hindi nga siya adik. Narito ang balita ni Daniela Paulite. Hindi si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang hahanap ng patunay kung positibo sa paggamit ng ilegal na droga si Pangulong Bongbong Marcos. Ito nga ay matapos na hamunin ni House Speaker Martin Romualdez si dating Pangulong Duterte na maglabas ng ebidensya para patunayan ang kanyang mga akusasyon sa Pangulo. Giit ni Duterte, dahil nasa gobyerno naman si Marcos, nasa kanya ngayon ang responsibilidad na patunayan na siya ay inosente. Kamakailan nga, sa isang prayer rally, tinawag ni dating Pangulong Duterte si Pangulong Marcos na isang drug addict at gumagamit ng cocaine. Noong siyang araw ay Mayor pa ng Davao City, pinakitaan siya ng PIDEA ng drug list kung saan naroon ang pangalan ng Pangulo. It is not me who will prove. Hindi ako ang tumakbo ng public office. It is an accusation against him from the public. Bakit ko iproba? It is for him to sit in the Luneta Park, pagkuha siya ng dugo doon, independent entity o doktor, magpakuha rin ako, sige, pati ako, pakuha siya ng blood test. Yan, that is how the way it is disproved. It is stupid for them to suggest that I prove it. I am not a public official. I think it's the fentanyl. Fentanyl. Hindi naman pumalag si Pangulong Marcos sa akusasyong ito, pero buwelta niya, baka kaya nasasabi raw ito ni Duterte ay dahil sa fentanyl. Pero sabi ng dating Pangulo, ang fentanyl ay reseta sa kanya para maging pain reliever nang siya ay madisgrasya. 8 taon na ang nakakaraan sa kanyang pangangampanya sa pagkapangulo ng bansa. Itong fentanyl po, Mr. President, it is prescribed by a doctor, may prescription yan. Ito yung fentanyl patch. Parang ganunin mo yan, malaki man yan, guntingin mo sa apat, ganun. Tapos, isa ito, it talks for about mga 6 hours, 7. Wala na, palitan mo na naman. And it is prescribed by the doctor. And kinuha ko yung aking fentanyl prescription drug doon sa pain center ng St. Luke's. At nalaala ko pa ang nagbigay sa akin noon si Dr. Javier. So I'm giving you the name and my doctor. Pagkatapos noon po, gumaling na ako, Mr. President. Hindi na ako nag-fentanyl. Hindi ko na kailangan eh. Ngayon, yan ang bumulta ka sa akin ng ganon. Tatanungin kita, yung cocaine, may prescription ba yan? Una na ngang itinanggi ng Philippine Drug Enforcement Agency na nasa drug list si Pangulong Marcos taliwas sa pahayag ng dating Pangulo. Ayon naman kay Duterte, natural lang na itanggi ng PIDEA na kasali sa kanilang narco list ang Pangulo. Pero hahanapin niya raw ang listahang ipinakita sa kanya noon at ilalabas ito sa publiko. Ikaw ang PIDEA, mag-recall ko. Sir, ito yung record mo doon sa narco. It is natural that they will refuse to give it to you. But anyway, hanapin ko yon. Hindi pa man tinanggap yon. Pero hanapin ko ron.
As soon as it comes into my hands, I will release him. Pero yung pideya na yan, may naiwan. Huwag kayong magtaka na pideya walang ibigay sa kanya. Kung presidente yan, maghingi sa sarili niyang derogatory report, ibigay mo? Siyempre, magsabi talaga wala. Tingnan mo, pag nawala na si Marcos, di ba maglabasa na naman yan? Nakuha niya, pideya. Hirit pa ng dating Pangulo, anong araw ba ang tunay na ginawa ni Pangulong Marcos sa Germany? At bakit ito pumasok sa isang rehabilitation center? Na hanggang ngayon, we have a sitting president who is a drug addict. Now, how can you now rally the people behind to observe the law? Pati yung mga pedeya, pati yung mga police, pati yung military, how do you expect people now? And may I ask the president, bakit ka pumunta ng Germany right before the campaign sa presidency? Bakit ka napag-rehabilitate? Hindi ko na sinasabi na nagpa-rehabilitate ka ng drug. But bakit ka pumunta doon at pumasok ka ng rehab center? Samantala, nilinaw naman ni dating Pangulong Duterte na walang anumang masamang epekto sa kanyang katawan ang fentanyl na kilalang isang synthetic opioid drug. Pero kung ipipilit anya ni Pangulong Marcos ang issue ng paggamit niya ng fentanyl bilang pain reliever noon, ay mapipilitan rin siyang hayagang hamunin na sumailalim sa drug test ang punong ehekutibo. Para sa Diyos at sa Pilipinas, kung mahal, Daniela Paulite, SMNI News.